Sa buong buhay ni Carla, ay ginawa niya ang lahat para makatanggap ng pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Subalit, nang malaman niya ang lihim ng kanyang pamilya at ng kanyang tunay na pagkatao, ay mas lalo niyang kinamuhian ang kanyang sarili. May pag-asa pa ba siyang mamuhay ng normal tulad ng iba? Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang umaga po, Miss Clar. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carla. Ang karanasan na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay karanasan ko mismo. Taong 1978, nasa edad 22 po ako noon. Nakatira kami sa isang liblib na baryo ng Mandurriao, Iloilo City. Ang ikinabubuhay namin ni nanay ay ang pagtatanim ng mga gulay tulad ng petchay, kalabasa, ampalaya, patola, at iba pa na kaya ng klima sa aming lugar. Inaani namin yon para itinda sa bayan ng Mandurriao o kaya naman sa aming baryo. Tanging si nanay lang din ang kasama ko sa buhay at ang aking lola Tessa. Maaga kasing namatay si tatay dahil sa sakit sa puso. Nasa edad 10 lang ako noon. Dahil sa kakapusan ng pera, hindi na namin siya napagamot. Dahil doon, mas nangulila si nanay at mas lalong dumilim ang kanyang mundo. Simula pa man noon, hindi ko siya nakikita na tumatawa o ngumingiti. Palaging mainit ang kanyang ulo. Pero kahit na ganon, ramdam ko naman ang pagmamahal niya sa akin. Hindi naman siya nagkulang sa akin bilang ina. Minsan nga po, naiisip ko na lang na baka pabigat na ako sa kanya dahil siya na ang lahat na kumikilos dahil nga wala na si tatay. Pero kahit na ganun, eh hindi naman niya ako pinabayaan. Minamahal naman niya ako at pinaparamdam sa akin na kumpleto ang aming pamilya. Tumayo siya bilang aking ina at ama kahit na alam kong nahihirapan na siya. Lalo pa, at hindi rin lang naman ako ang inaalagaan niya, kundi maging si Lola Tessa. Bukod nga po sa pagiging seryoso ni nanay at stricto sa akin, Miss Clar, isa rin siyang relihiyosong tao. Palagi kaming nagsisimba tuwing Linggo. Pinapagalitan pa nga niya ako minsan kapag ayaw kong sumama sa kanya. Pinapadasal niya rin ako ng iba't ibang dasal at kapag orasyon o sumapit ang 6:00 ng gabi. Halos isang oras kaming nakaluhod sa altar habang nagdadasal ng ama namin. Pinasok niya rin ako bilang lektor sa simbahan para daw kahit paano ay naglilingkod ako sa Diyos at sa tahanan nito. Hindi naman ako tumanggi kay nanay at sinunod ko ang kanyang mga bilin sa akin at kung ano ang nais niya para sa akin, para naman hindi siya magalit at maging malungkot. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagiging malapit namin sa Diyos, ay hindi pa rin maiwasan ang panghuhusga ng mga tao sa akin at kay nanay. Dahil sa kakaiba kong itsura, simula noong bata pa ako, ay nakakatanggap na ako ng panlalait mula sa aking kapwa. Kulubot kasi ang aking mukha na parang nasunog ang balat. Sanay na rin akong tawaging kuba at pangit. Pero kahit na ilang beses ko nang marinig ang dalawang salitang yon, nasasaktan pa rin ako at umiiyak. Hindi ko rin malaman kung bakit ganun na lang ang taong mahusga at hindi na lamang nila kilalanin ang isang tao. Sa buong buhay ko ay pinakita ko sa mga taong nakapaligid sa akin na hindi ako masama. Na kahit sa kabila ng kapansanan ko ay may busilak akong puso na wala akong gagawing masama na ikakapahamak nila. Nako! Andyan na naman si Kubang Pangit!
Lumayo-layo nga kayo dyan at baka malasin pa tayo. Baka aswangin pa tayo niyan. Tingnan mo ang itsura at kuba sa likod niya. Napakapangit talaga! Sigaw ni Aling Marisa nang minsan ay napadaan ako sa kanilang harapan ng bahay habang bitbit ang isang basket ng gulay. Nauna nang pumunta si nanay sa tindahan at naiwan ako sa bahay dahil nagpakain pa ako kay Lola Tessa. Kaya wala akong kasama ng araw na yon. Walang taong magtatanggol sa akin mula sa mga pangungutya. Umiwas na lang ako sa kanila at nakayuko ang aking ulo para hindi nila makita ang pangit kong mukha. Naramdaman ko naman ang pagtama ng isang bagay sa aking likuran. Pinagbabato ako ng halaman at bato ng aming mga kapitbahay. Tama na po! Tama na po! Parang awa niyo na po! Tama na! Paulit-ulit ko yung sinambit. Pero hindi naman nila ako tinantanan. Ang isa sa kanila na si Aling Nita ay biglang sumugod sa akin. Nagalit na galit. Bigla niyang hinila ang mahaba kong buhok at pinagsasampal ako at sinabunutan. Nabitiwan ko ang basket na aking daladala. Sinakyan niya pa ako at mas lalong sinabunutan at pinagsusuntok pa ang aking mukha. Naramdaman ko ang paghapdi ng mga sugat ko na natamo mula sa kanyang kalmot at sampal. Tama na po! Parang awa niyo na po! Paulit-ulit kong sigaw, ngunit na natiling bingi si Aling Nita hanggang sa awati na siya ng kanyang mga ibang kasamahan. Yan! Bagay lang yan sa'yo! Dapat lang yan! Dahil ikaw ang nagdadala ng salot sa baryong to. Kung hindi mo kinausap ang anak ko si Dondon, hindi sana siya namatay. Isa kang salot. Kuba ka na. Ang pangit mo pa. Dahil sa'yo namatay ang anak ko. Dapat lang sa'yo to. Nanginginig akong tiningala ni Aling Nita. Humihikbi ako habang tinitiis sa mga natamu kong pasa at sugat sa buong katawan ko. Niyakap ko ang aking sarili at nahiga na lang sa damuhan. Napatingin ako sa mga gulay na nagkalat at mas naisip ko pa ang magiging reaksyon ni nanay kesa sa kaligtasan ko ng mga sandaling yun. Sunod-sunod ako muling pinagsisipa ni Aling Nita. Halos maubusan ako ng hininga dahil sa kanilang bugbog ng mga kasama niya. Papikit-pikit ako at ilang ulit na bumuga ng hangin para hindi mawala ng malay. Pakiramdam ko ay susuko na ang katawan ko sa sakit kung hindi pa sila tumigil. Bago umalis si Aling Nita at ang mga kasama niya, ay naramdaman ko pa ang pagsipa nila sa aking bukol sa likuran. Napadaing ako sa kirot na aking naramdaman. Pakiramdam ko, natamaan yun ng isang mabigat na malaking bagay. Huminga ako ng malalim at pilit na pinapakalma ang aking sarili mula sa aking natamo. Pinilit kong tumayo ng paunti-unti at pinulot ang mga nagkalat na gulay sa damuhan. Ibinalik ko ang mga yon sa basket. Pinagpagan ko ang aking sarili upang maalis ang damo na kumapit sa aking suot na damit. Tiningnan ko ang aking braso na puro pasa. Hindi ko na alam kung anong idadahilan ko mamaya kay nanay kapag nakita niya ang mga sugat at pasa ko. Bumuntong hininga na lang ako at pinilit ko ang aking sarili na maglakad papunta sa sakayan ng tricycle. Matagal pa akong nakasakay dahil ang ilan sa mga driver hindi ako pinasasakay. Marahil ay natatakot sila sa akin. Ang iba naman sa kanila, pinagtatabuyan ako at tinatawag na salot. Masakit sa puso ang mga binibitawan nilang salita. Parang punyal na unti-unting sumasaksak sa aking puso. At kahit na anong gawin ko, nag-iiwan pa rin doon ang sugat. Matagal ako bago nakarating sa pwesto ni nanay. Pagkarating ko ay agad nang laki ang kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ko. Nabitiwan niya ang talong na hawak
at tinulungan ako sa pagbuhat ng basket. Anong nangyari sa'yo, Carla? Bakit puno ka na naman ng pasa? Sino na naman ang nanakit sa'yo, ha? Tanong sa akin ng aking nanay. Naramdaman ko ang mga mainit na tinging ipinukol sa akin. Pakiramdam ko, lumulusot ang mga tingin nila sa aking likuran na kahit hindi ko sila lingunin, ay alam ko na ako ang kanilang tinitingnan. Narinig ko ring nagbubulong-bulungan ang mga kasamahan ni nanay. May ilang mga salita akong narinig tulad ng pangit, kuba at salot. Malakas na inilagay ni nanay ang basket sa papag at tiningnan niya ako. Hay nako anak, hayaan mo na ang mga taong yan na manghusga sa'yo. Kung sino ang mas nagpapakumbaba, mas lalong pinagpapala ng Diyos. Kaya hayaan mo na ang mga nanlalait sa'yo. Ipagpasalamat na lang natin yan sa poong may kapal. Bahala na ang karma. Babalik din sa kanila yan. Mas umugong ang bulungan sa palengke dahil sa sinabing yun ni nanay. Napangiti na lang din ako dahil sa pagtatanggol niyang yun sa akin. Maiba tayo, anak. Sino may gawa niyan sa'yo? Wala akong gagawing masama. Gusto ko lang malaman kung sino. Seryosong tanong sa akin ni nanay. Huminga ako ng malalim at napalunok ng ilang beses. Isa pa sa bagay na kinagagalit ni nanay ay ang paglilihim. Kaya sinabi ko na sa kanya ng mga sandaling yon kung sino ang may gawa ng mga pasa at sugat kong natamo. Nung sinabi ko kay nanay na si Aling Nita, tumango siya sa akin at bigla ulit siyang nanahimik. Matagal ko na rin yung napapansin kay nanay. Nagiging matanong lang siya kapag nakikita akong may mga pasa o sugat na natamo. Kapag nasagot ko naman ay nagiging tahimik na siya at walang kibo. Pero mahalaga na yun sa akin dahil kahit papaano ay naipapakita ni nanay na may pagmamahal siya sa akin. Matapos kong maihatid ang gulay sa palengke ay pinaalis na ako ni nanay. Pinauwi niya ako para may magbantay kay Lola Tessa. Hindi naman ako tumanggi dahil yun naman ang palaging nangyayari sa araw-araw. Isa pa, naisip ko rin na baka kapag naman natili pa ako ron sa pwesto ni nanay sa palengke, walang bumili ng gulay sa kanya dahil sa aking itsura at kamalasang dala. Yumuko na lang ako at humikbi. Hindi ko napigilan ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso habang iniisip ang aking sariling kalagayan. Ilang taon ko na rin kasing nararanasan ang kakaibang trato sa akin ng mga tao. Ang kanilang mga palalait at pang-aalipusta sa akin. Pero ang lahat ng yon ay tinanggap ko ng bukal sa aking puso. Ngunit habang tumatagal at lumilipas ang panahon, mas lalong nagiging punyal ang mga salita na kanilang binibitiwan. Lalo pa, at pakiramdam ko, walang pakialam doon si nanay. Subalit minsan ay natutuwa ako dahil kahit papano, naipapakita niya na may halaga pa rin ako sa kanya bilang anak niya. Ano ba ako bang pangit? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? At nambabangga ka pa? Sigaw ng isang dalaga na siyang kaedad ko, si Maria. Napatingin ako sa kanya at hindi ko maiwasan ang mapatitig sa kanyang napakagandang mukha. Anong tinitingin-tingin mo? Ano, ha? Bibigyan mo na naman ako ng malas? Malis ka nga sa harapan ko. Ang sigwa mong tingnan. Mabilis niya akong tinulak, dahilan para mapaupo ako sa lupa. Agad silang umalis ng mga kasama niya habang nagtatawanan. Tumayo ako at umiling na lang. Naramdaman ko muli ang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Pinalis ko yon at saka ako ngumiti ng pilit. Tumuli ako sa paglalakad patungong bahay na parang walang nangyari. Natanaw ko si Lola Tessa na nakatingin sa akin habang seryoso ang mukha. Alam ko sa mga sandaling yon,
na nakita niya ang ginawa sa akin ni Maria. Nagmano ako kay Lola at agad ko siyang inalalayan patungo ang sala. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa aking braso. Tiningnan ko siya at titig na titig siya sa mga pasa at sugat ko. Nako Lola Tessa, huwag po kayong mag-alala. Wala po ito. Ayos lang po ako. Naiwan na lang po muna kita ha. Maglalaba lang po ako ng mga damit natin dun sa likod bahay. Sabi ko at paalam sa kanya na ikinatango naman niya. Lola, dito ka lang po ha, huwag kang aalis. Tawagin niyo lang po ako pag may kailangan kayo sa akin. Sinara ko ang pinto ng bahay namin sa sala at tumungo ako sa likod ng bahay. Malalim ang aking iniisip ng mga sandaling yun, kaya hindi ko namalayan ang paglipas ng oras. Nung matapos akong maglaba at magsampay ng mga damit, naisipan kong umakyat sa bahay. Naabutan ko si Lola Tessa. Kinakain ng hilaw na karne ng baboy na nakapatong sa ibabaw ng hapagkainan namin. Mabilis akong tumakbo patungo sa kanya at inagaw ang hilaw na karne. Nanlalaki ang mga mata ko nang makita ang mga pangil ni Lola Tessa at ang kanyang mapulang mga mata. Pero nung kumisap ako at tiningnan muli si Lola, bumalik sa normal ang kulay ng kanyang mata at ang kanyang ngipin. Pinaupo ko si Lola Tessa at tiningnan siyang muli. Halos naubos na niya ang isang hiwa ng karne ng baboy. Lola, sandali lang po at magluluto ako. Sana po tinawag niyo ako kung nagugutom kayo. Hindi niyo po dapat kinakain ng hilaw na karne ng baboy. Maliwanag po ba? Tumango naman si Lola Tessa habang nakatitig sa akin. Dinilaan pa niya ang kanyang mga daliri na may bahid ng dugo ng baboy at ang kanyang mga labi. Gusto kong masuka sa mga sandaling yun, pero pinigilan ko. Subalit, hindi ko maiwasan ang magtaka nang maalala ang nakita ko kanina sa pagpapalit ng anyo ni Lola Tessa. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako noon o hindi. Noong matapos kong maluto ang baboy, pinakain ko na si Lola. Pero hindi na niya ginalaw yon at sinabi niya sa akin na busog na siya. Naghahanap pa siya ng hilaw na karne, pero sinabi kong bawal yun kainin. May sakit kasi sa isip si Lola Tessa, kaya nauunawaan ko siya kung bakit siya ganun. At kung bakit kinakailangan na may nagbabantay sa kanya sa bahay. Matanda na rin kasi siya, kaya hindi pwedeng pabayaang mag-isa. Kinagabihan nang sumapit ang orasyon, nagdasal kami ni nanay sa harap ng altar. Hawak-hawak ko ang rosaryo at nagdasal kami ng ilang beses ng ama namin. Ilang beses din akong yumuko at nagbigay ng pugay sa mahal na Diyos ng mga sandaling yun. Rinig na rinig ko ang kakaibang sigaw ni Lola Tessa sa kanyang silid. Pagkarating kasi ni nanay galing palengke tuwing hapon, ay palagi niyang kinukulong si Lola Tessa sa loob ng silid nito. Kinakadena niya ang kamay at paa ni Lola Tessa. Sa kanya binubusalan ng tela ang bunganga ni Lola para hindi ito makasigaw ng malakas. Simula noon at hanggang sa mga oras na to, ginagawa yun ni nanay kay Lola. Nung minsang tanungin ko siya kung bakit, iisang sagot lang ang parating niyang sinasagot sa akin. Huwag ka na magtanong, Carla. Para walang mabiktima ang lola mo kapag susumpungin siya ng sakit niya. Hindi na rin ako nagpumilit sa pagtatanong dahil ayaw ko rin magalit sa akin si nanay. Habang nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog, bigla na lang akong napangiwi dahil sa sakit na aking nararamdaman mula sa bukol ng aking likuran. Pero hindi ko na rin yun pinansin pa dahil gusto ko na rin matulog. Isa pa ay sanay na ako na palagi yung sumasakit kahit sa kalagitnaan ng gabi.
Kinabukasan ay nagising na lang ako sa isang malakas na sigaw mula sa aming kapitbahay. Agad kong binuksan ang bintana ng aking silid at natanaw ko sa hindi kalayuan ang mga taong nagkakagulo. Narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Sumalubong ang kilay ko at agad na lumabas ng aking silid. Nakasalubong ko si nanay sa sala at tinanong ko siya kung anong nangyari, pero hindi niya ako sinagot. Dumungaw ako sa pinto ng aming sala at tiningnan muli ang mga nagkukumpulang mga tao. At ganun na lang ang pagsinghap ko nang makita ang katawan ni Aling Nita at Maria na wala ng buhay. Buhat-buhat sila ng aming mga kanayon habang naliligo sa sarili nilang mga dugo. Napuno ang baryo namin ng usap-usapan tungkol sa pagkamatay nila Aling Nita at Maria. Maraming mga haka-haka na ako raw ang dahilan ng pagkamatay ng dalawa. At marami rin nagsasabi na kagagawan yon ng isang aswang o kakaibang nila lang. Tumungo sa lamay si nanay at nagbigay ng kanyang alay bilang tulong sa paglibing kay Aling Nita at Maria. Hindi naman siya sinaktan ng mga tao na nasa lamay at nanatili lang na tahimik. Siguro dahil alam nila na malakas ang pananampalataya ni nanay sa Diyos, kaya natatakot silang pagsalitaan ng masama ang aking ina. Isa pa ay maganda si nanay at matapang, kaya ang ibang mga tao na nasa aming baryo, ilag sa kanya at kinatatakutan siya. Kabaliktara naman sa pagtrato sa akin ng mga tao. Nasa isang gilid lang ako habang hinihintay si nanay na lumabas ng bahay ni Aling Nita. Rinig na rinig ko ang usapan ng mga tao na naroon. Baka raw aswang ang pumatay kay Aling Nita at Maria. Wala na raw kasing puso at bituka ang katawan ng dalawa nung makita ng mga tao. Isa sa hinala nila ay ako raw ang aswang at salot na pumaslang kay Aling Nita at Maria. Tama raw ang hinala nila na ako ang aswang sa baryo at ang buong pamilya ko. Napatingin pa sila sa akin nang matapos silang mag-usap. Pero agad na bumalik sa kanilang pag-uusap nang matanaw nila si nanay na palabas na ng bahay ni Aling Nita. Nung makarating si nanay sa pwesto ko, niyaya na niya akong umuwi sa amin. Lumipas ang mga araw at inilibing na si Aling Nita at Maria. Humupa na rin ang usapan sa baryo namin. Pero naroon pa rin ang panghuhusga nila sa akin at ang pang-aapi. Halos nadagdagan pa dahil sa mga usapan na ako ang dahilan kung bakit namatay si Aling Nita at Maria. Maagang nagpaalam si nanay ng umagang yon at mahigpit niyang binilin sa akin na huwag akong lalabas ng bahay at manatili na lang ako sa loob para bantayan si Lola Tessa. Sinunod ko naman ang bili niya, kaya buong umaga akong nasa loob lang. Pinaliguan ko na si Lola Tessa at saka pinakain ng lugaw. Sa mga sandaling yon, tiningnan ko ang mga plato na nasa lababo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at bigla ko nalang inisip na hinuhugasan ko ang mga plato na naroon. Ganon na lang ang gulat ko na makitang gumagalaw ang mga plato at baso sa lababo. Kumikilos ng mag-isa ang sabon, mga baso at plato. Parang may naghuhugas sa mga ito, pero wala naman. Nung nawala sa isip ko ang senaryo na yon, bigla na lang din nagbagsakan ang mga baso at plato sa lababo. Napatingin ako kay Lola Tessa at abala siya sa pakikinig sa radyo. Muli kong tiningnan ang mga plato at baso. Inisip kong muli na pinapagalaw ang mga ito. At napasinghap ulit ako nang gumalaw nga ang mga yun. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at tumungo sa lababo. Pinakilos ko ang mga baso sa pamamagitan ng aking isip. Sinubukan ko ulit sa ibang bagay ang natuklasan kong kakayahan na yun. Tiningnan ko ang mga gulay na nasa mesa.
Sinubukan kong pakilusin yon sa pamamagitan ng pagkontrol ko sa aking isipan. At tulad ng nauna, kumilos din ang mga yun. Doon ko napagtanto na meron akong telekinesis na kakayahan. Isang kakayahan na pinapakilos sa mga bagay sa pamamagitan ng isipan. Tumungo ako kay Lola at sinabi ang aking natuklasan. Isang ngiti ang isinukli niya sa akin at hinawakan niya ako sa aking ulo. Bumulong siya sa aking tenga na dumating na raw ang itinakdang araw kung saan lalabas ang tunay kong lakas. Naguluhan ako sa sinabi niya. Lola, ano pong sinasabi niyo? Ano pong ibig niyong sabihin? Bakit po? May kakaibo po ba sa akin? Totoo po ba ang sinasabi nila? Na isa akong aswang? Sa halip na sagutin ako ni Lola ng mga sandaling yon, ay isa na namang ngiti ang kanyang isinukli. Bumalik muli siya sa pakikinig ng radyo at naglalaro sa kanyang laylayan ng damit. Kumakanta-kanta pa siya na animoy, napakaligaya niya. Noon ko lang nakita na sobrang saya ni Lola. Madalas kasi ay ngumingiti lang siya at minsan tulala o kaya naman ay tahimik tsaka nagwawala. Napahilamos ako sa aking mukha at napatayo. Pabalik-balik ako sa paglalakad habang inangat-ngat ang aking kuko sa daliri. Iniisip ko, paano nangyari ang bagay na yon? Kung posible ba na magkaroon ako ng telekinesis na kakayahan? Sinampal ko ng paulit-ulit ang aking pisngi. At ilang beses ko rin kinurot ang aking braso. Ngunit naroon pa rin akong nakatayo at nasa realidad. Isa lang ang ibig sabihin. Hindi ako nananaginip o namamalikmata lang. Tumingin ako sa upuan na naroon sa sala. Kinontrol ng aking isipan na paggalawin ng upuan. At napatili ako nang gumanang muli. Tiningnan ko si Lola Tessa. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Sunod-sunod ng palakpak niyang ginawa at paulit-ulit niyang sinambit na dumating na raw ang tamang araw para sa amin. Pero sa pagkakataong yon, gulat pa rin ako at hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Naguguluhan din ako kung bakit nagkaroon ako ng ganong klaseng kakayahan. Gayong normal na tao lang din naman si Nanay at Lola Tessa. Napabuntong hininga ako at muling tumingin kay Lola. Pero gaya kanina, masaya pa rin siya at pakanta-kanta pa. Iniisip ko noon kung tatanungin ko ba tungkol sa kakayahan ko si Nanay mamaya kapag dumating na siya sa bahay. Pero nagdadalawang isip ako at baka ano na naman ang sabihin niya. Ayaw ko ring dagdagan ang isipin niya. Lalo pa, marami na siyang naririnig na mga usapan tungkol sa akin. Ayaw ko na mas lalo pang magulo si Nanay at mag-alala sa akin. Sige Carla, hinga ka lang ng marahan. Isipin mo na lang hindi masama to. Relax ka lang. Isipin mo na lang kaya mo to. Wika ko na lang sa aking sarili. Inabala ko na lang ang sarili ko noon sa paggawa ng gawaing bahay at pagpapakain kay Lola. Nung dumating si Nanay ay nagmano ako sa kanya. Halata ang pagod sa kanyang mukha nang maupo siya sa sala. Kaya naman hindi ko na sa kanya sinabi ang kakayahan na aking nasaksihan kanina. Pinanatili kong sarado ang aking bibig tungkol sa bagay na yun. Makaraan ng ilang araw, lumabas na rin ako ng bahay at sumama kay Nanay sa palengke. Abala rin ang aming baryo sa paghahanda sa darating na piyesta. Pero kami ni Nanay, abala sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Pagkatapos noon ay dumaan kami sa simbahan ni Nanay at nagdasal. Kada linggo ay naroon ako para kumanta. Pero nilalagay lang ako sa likod ng mga kasama ko.
Nahihiya silang makita ko ng mga tao at may marinig silang masamang usapan tungkol sa simbahan dahil lang sa akin. Nung pauwi na kami ay nakasalubong namin si Aling Marisa. Nakangiti siya sa amin ni Nanay. Pero si Nanay, nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Tiningnan niya ako sa likuran at muling bumaling kay Aling Marisa. Naku mare, magandang hapon! Mabutit nakasalubong ko kayong dalawa ni Carla. Nais ko sanang humingi sa'yo ng permiso. Hiramin ko sana si Carla para tumulong sa andaan sa barangay. Bukas to, sa araw ng piyesta. Kinulang kasi ng tauhan ng barangay. Kaya naghahanap ako ng masipag na tao. Ika ko, si Carla na lang. Nakikita ko kasing masipag yan. Saka yung iba ang sabi, masipag daw yung anak mo. Wika ni Aling Marisa kay Nanay. Pasensya na, pero hindi ko papayagan ang anak ko. Maghanap ka na lang ng iba. Mariing tanggi ni Nanay kay Aling Marisa. Hinawakan ako ni Nanay sa aking braso at hinila na niya ako. Pero bigla kaming pinigilan ni Aling Marisa. Pinuno kasi siya ng nayo namin, kaya siya ang naghahanap ng mga taong tutulong sa kanya sa paghahanda sa piyesta. Nakangiti siya sa akin at kinausap ako. Sige na, Carla. Para sa nayo natin, tulungan mo na ako. Kulang na kulang kasi ang tauhan sa barangay. Kausapin mong nanay mo, ha? Hintayin ka namin bukas ng hapon sa bahay. Doon ka namin hihintayin para magluto ng mga pagkaing ihahanda. Sige na, Carla. Salamat, ha? Binitawan na ako ni Aling Marisa. Saka siya tuluyang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Tiningnan ko si Nanay na nakatingin din sa akin ng mga sandaling yun. Tumalikod siya at umuna na sa paglalakad. Sumunod naman ako sa kanya at pinilit ko siyang payagan na ako hanggang sa makarating na kami ng bahay. Huwag mo na akong pilitin pa, Carla. Alam kong may balak na masama ang Marisa na yon. Kaya dito ka lang sa bahay bukas. Matigas na sambit ni Nanay sa akin. Hindi na rin ako nagpumilit pa sa kanya at tumango na lang. Kinagabihan, sa kalagitnaan ng aking pagtulog, naramdaman ko na naman ang pananakit ng aking bukol sa likod. Parang binibiyak yun at may kung anong gustong lumabas mula roon. Napangiwi ako at pinakiramdamang mabuti ang aking likod. Akala ko nung una, kaya ko ang sakit. Pero habang tumatagal ng tumatagal, ay mas lalong nadadagdagan ng sakit. Kinagat ko ang aking mga labi para hindi ako makagawa ng ingay. Napabangon ako at binuksan ng kasera sa aking silid. Pinagpawisan ako ng malagkit at nanginginig ang aking buong katawan dahil sa labis na panghihina at sakit. Maya-maya ay napadaus-us ako sa aking kama nang maramdamang may waring kung anong nilalang ang gumalaw sa likuran ko. Nanlaki ang aking mga mata nang makarinig ng munting huni ng ibon mula sa aking likuran. Unti-unting nawala ang hapdi at sakit sa aking likuran nung nakalabas na ang isang malaking ibon mula sa bukol nito. Napasinghap ako nang huminto ito sa aking harapan habang mapupula ang mga matang nakatingin sa akin. Umatras ako papalayo sa kakaibang nilalang. Nakatingin lang ito sa akin na parabang binabantayan niya ako sa susunod kong gagawin. May dalawa siyang malaking pakpak. Itim na itim ang buo niyang katawan. Nagbabaga ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin at mahaba ang kanyang tuka. Isang uwak siya, pero nakakatakot titigan. Gumawa muli ito ng ingay na wari bang kinakausap niya ako. Sa mga pagkakataong yon ay hindi ako makapagsalita at natulala na lang ako habang nakanganga.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko o kung anong ikikilos ko. Wala akong ideya kung bakit nagkaroon ng nilalang sa loob ng likod ko. Ano ka? Bakit ka galing sa Bukol sa likod ko? Tanong ko rito. Pero kahit boses ay walang lumabas sa aking bibig. Nagmistula akong pipe dahil sa panginginig at panlalamig. Hindi ako gumalaw sa aking kinalalagyan at hindi ko maalis ang titig sa malaking ibon. Bigla na lang akong nataranta nung lumapit sa akin ang ibon. Bigla siyang lumiit at lumipad papunta sa aking likuran. Nanlaki ang mga mata ko nang pumasok siya sa aking likuran at bumalik na naman ang aking pagiging kuba. Noon ko napagtanto na ang nilalang na yon ang siyang dahilan kung bakit ako nagiging kuba. Idagdag pa ang pagkakaroon ko ng kakayahan na pagalawin ang mga bagay sa pamamagitan ng aking isip. Ang mga nasaksihan ko nitong mga araw ay siyang nagdala sa akin ng kaba at hilakbot. Napahawak ako ng mahigpit sa aking katawan habang pinipigilan ang sariling umiyak. Iisa lang ang pumapasok sa aking isip ng mga sandaling yon, kung bakit ako ganun kapangit at kinatatakutan ng lahat. Kung bakit namamatay ang mga taong sinasaktan ako. Yun ay dahil sa nilalang na nabubuhay sa likuran ko. Kung ganun, totoo ang sinasabi nila na aswang ako? Humagulgol ako at mas lalong niyakap ang aking sarili. Paulit-ulit akong umiiling habang hinihingal ako ng malalim. Naramdaman ko muli ang paggalaw ng nilalang sa aking likod. At wari bang, nagagalit ito dahil sa aking sinabi. Pakiramdam ko ay winawasak niya ang pagkatao ko. Sa malakas kong sigaw ay biglang nanlabo ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Nagising ako dahil sa malakas na tugtog na nagmumula sa iba't ibang sulok ng aming baryo. Mabilis akong lumabas ng silid at nagbihis. Naabutan ko si Lola sa sala na nagpapatugtog sa radyo. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa kanyang noo. Napangiti naman siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Napansin ko nitong mga nakaraang araw, masaya siya. Napatingin ako kay Lola. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa naranasan ko kagabi. Gusto kong malaman kung panaginip lang ba ang mga yon o totoo. Pero hindi ko magawa dahil natatakot akong may mangyaring masama kay Lola Tessa. Ayaw kong isipin niya pa ang tungkol sa bagay na yon. Hinanap ko si nanay kung naroon siya, pero mukhang nakaalis na siya at pumuntang palengke. Pinakain ko muna si Lola Tessa ng almusal bago ako tumungo sa bahay ni Aling Marisa. Pagdating ko doon, binati ako ng mga kasamahan niya at ng ilang mga dalaga na naroon. Tinulungan pa nila akong makapasok sa kusina. Kinausap din nila ako at tinanong ng kung ano-anong mga bagay tungkol sa buhay ko. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon, tanggap na nila ako bilang ako. Hindi na nila ako huhusgahan at lalaitin. Kaya natutuwa ako sa mga pakikitungo ng aking mga kabaryo sa akin. Ramdam ko ang kanilang pagtanggap na naroon ako sa kanila at tumutulong. Nung nagluluto na kami ng afritada, ay kasalukuyan akong naglilinis ng mga kasangkapan sa paghahanda nang dumating si Aling Marisa. Bilisan niyo dyan! Nako! Malapit nang sumapit ang dapit hapon. Kailangan nakaluto na ang lahat ng mga handa para mamaya sa piyesta. Maraming dayong pupunta. Kaya bilisan niyong kumilos. Napatingin si Aling Marisa sa akin at nginitian niya ako at binati.
Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa aming mga naroon para bumalik sa barangay. Ako naman, natutuwa dahil kinakausap naman ako ng mga kasama ko doon habang naghahanda ng mga kasangkapan. Naisip ko na sana ganun na lang palagi. Walang nang aapi sa akin at nang aaway para maging mapayapa naman ang buhay ko. Pagsapit ng dapit hapon, kung saan unti-unti nang nilalamon ang kadiliman ng buong paligid, nakaluto na ang lahat. Dinala na rin sa barangay ang ilang mga putahe para sa kainan mamaya. Naghugas pa ako ng mga kagamitan na ginamit namin kanina sa pagluluto. Ang iba ko namang kasamahan, nagpaalam sa akin para tumungo ng barangay. Ako naman, sinabi kong pupunta ako pagkatapos kong maghugas. Noong matapos na nga ako ay tumungo ako ng barangay. Nagsimula ang programa ni Aling Marisa. Maraming mga tao ang naroon. Nasa hinuha ko ay nasa 50 na katao ang nasa barangay hall para sa piyesta. Marami na rin kumakain ng mga tao at nagkakasiyahan sa gitna ng maliwanag at bilog na buwan. Narinig kong tinawag ako ni Aling Marisa at pinapapunta niya ako sa harapan. Sa tuwa ko ay sinunod ko naman siya. Unti-unti akong naglakad sa harapan at nakangiting nakatingin kay Aling Marisa. Subalit ganun na lang ang pagkatigil ko sa paglalakad nang magsalita siya bigla na may tawa. Tingnan yung babaeng kubang pangit na to. Siyang nagdadala ng mala sa ating nayon. Marami nang namatay dahil sa kanya. Akala niya tanggap na natin siya at natutuwa tayo sa kanya. Ang daliri naman yung mapaniwala, no? Hindi niya alam para sa kanya ang gabing to. Para mapalayas na natin siya. Para maitaboy na ang malas. Binundol ng kaba ang aking dibdib sa sinabing yun ni Aling Marisa. Kuyom ang aking kamay habang nakatingin sa kanya ng masama. Hindi ko akalain. Ganon pala ang plano niya. Simula pa nung kinausap niya kami ni nanay. Tiningnan ko siya ng mariin habang nakangiti siya sa akin. Nawari bang nagtagumpay siya sa kanyang plano? Isa siyang salot! Malas! Siya ang pumatay sa mga taong namatay dito. Namatay si Aling Nita at Maria dahil sa kanya. Malamang aswang yan. Muling sigaw ni Aling Marisa na ikinayuko ko. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang punyal na unti-unting sumasaksak sa puso ko. Nagsigawan ang mga tao at nagtawanan. Maya-maya pa ay ramdam ko ang kanilang pagbato sa akin ng mga bagay. Mahapdi ang mga yun na tumatama sa aking balat. Nahilo ako ng konti nang tumama ang bato sa aking noo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang uminit ang ulo ko ng mga sandaling yun. Tiningnan ko ang mga taong naroon. Napatigil sila sa pagbato ng mga bagay sa akin nang tingnan ko sila ng masama. Ang ilan ay umatras, subalit ang ilan ay nanatiling nakatayo at nakatingin sa akin. Ang iba naman, nanatiling tumatawa at binabato ako ng mga bagay na kung anong madampot nila. Narinig ko muling nagsalita si Aling Marisa, pero agad kong tiningnan ang mikropono niyang hawak at itinapon yon sa isang tabi. Ginamit ko ang aking telekinesis na kakayahan nun. Tiningnan ko ang mga bagay na binabato sa akin ng mga tao roon at binato ko rin ang mga yon pabalik sa kanila. Umatras ang iba dahil sa kanilang nasaksihan. Nanlalaki ang kanilang mga mata habang umiiling-iling. Makaraan ng ilang sandali ay naramdaman ko na lamang na may likidong dumaloy sa aking ulo hanggang sa aking katawan. Kulay pula ang likidong yun at malansa. Yan ang dapat sa iyo, Carla! Dugo ng baboy! Kung sa ganun mawala ang pagkaaswang mo at mawala ang malas mo sa buhay!
Galit na sigaw ni Aling Marisa. Umalis ka sa nayo namin! Salot ka! Naramdaman ko ang pag-init ng aking katawan habang nakatingin kay Aling Marisa. Napasigaw ako ng malakas. Nang pakiramdam ko ay may lumabas sa aking likuran na isang nilalang. Tiniis ko ang sakit sa pagkagat ng aking mga labi sa pagsigaw. Napahawak ako sa upuang naroon at tumingala sa maliwanag na buwan. Nakita ko na nataranta ang ilang mga tao na naroon at ang iba naman natulala. Hindi sila makagalaw mula sa kanilang kinatatayuan. Nagliparan ng mga gamit sa ere dahil sa akin. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ko nang tuluyan ang lumabas ang maliit na ibon sa aking bukol sa likod. Pagkatapos nun, lumipad siya sa aking uluhan at naghahanap siya ng pagkakataon. Nung umanga ako habang nakatingala sa langit, ay bigla na lamang naging maliit ang uwak na may nagbabagang mata. Sa isang iglap, pumasok ito sa bunganga ko, dahilan para malunok ko ito ng buo. Sinubukan kong iluwa ang ibon, ngunit hindi ko magawa. Nalalaki ang mga mata ko nang maramdaman kong gumagalaw ang nilalang sa aking tiyan. Pagkaraan ng ilang sandali ay humaba ang mga kuko ko sa kamay. Tinubuan ng balahibo ang aking buong katawan. Nagtaasan ang aking mga ngipin at nagbabaga ang aking mga matang nakatingin kay Aling Marisa, nananatili lamang roon sa kanyang kinatatayuan. Ang ibang tao ay nagtakbuhan, pero hindi ko sila hinayaan na makatakas. Sinara ko ang tarangkahan ng barangay gamit ang aking telekinesis na kakayahan. Pagkatapos nun, ay isa-isa kong sinunggaban ng mga tao gamit ang mga matatalas kong kuko. Kahit ano ang aking gawin sa pagpigil sa aking sarili, hindi ko na magawa. Nagpapatuloy lamang ako sa pagpaslang sa mga tao na blanko ang mga mata. Wala akong ibang gustong gawin nun, kundi patayin ang mga taong naroroon. Amoy na amoy ko ang sariwang dugo ng baboy na siyang dumadaloy sa aking katawan. Kaya mas lalo akong naging agresibo sa pagpaslang ng mga taong naroroon. Sinugod ko ang ilang mga tao na naroon at kinuha ang kanilang mga puso at lamang loob. Sinipsip ko rin ang kanilang dugo. Nagsumigaw ang ilan. Nagmamakaawa na pakawalan ko na sila, pero wala akong pakialam sa kanila. Mas nanaig ang kagustuhan kong kainin silang lahat. Kinagat ko ang aking mga labi. Sinubukan kong pigilan ang aking sarili mula sa paggawa ng masama, pero mas makapangyarihan ang nilalang na nasa aking katawan. Siya ang kumukontrol sa akin at wala akong magawa kundi sundin ang lahat ng gusto niya. Napatingin ako sa salamin na naroon sa barangay. Natitigan ko ang aking sarili. Wala na ang kuba ko sa likod at nawala rin ang kulubot kong mukha na siyang dahilan kung bakit pangit ako. Napaiyak ako habang humingiti. Hinawakan ko ang aking mukha at katawan. Hindi ko akalain ang sandaling yun na may itinatago pala akong ganda. Tumawa ako ng malakas at unti-unting humarap sa mga taong nagkakagulo sa loob ng bulwagan. Mas lalo silang nagwala at sinubukan muling buksan ang tarangkahan. Lumapit ako sa kanila at dinukot ang kanilang mga puso. Ang iba sa mga tao ay nakatakas, kaya't hinayaan ko na lang sila. Bumaling ako kay Aling Marisa na noon ay nagmamadaling umaakyat sa pader. Kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang katawan. Subalit kahit anong gawin niya, hindi siya makaakyat. Hinawakan ko ang kanyang paa at hinila siya pabalik sa bulwagan. Nagtitili siya na may kasamang iyak habang nagmamakaawa sa akin. Parang awa mo na, Carla! Hindi na kita guguluhin! Pangako! Isang nakakakilabot ng ngiti ang aking isinukli sa kanya. Mas lalo kong hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang paa.
Hindi ganun lang kadali magpatawad, Aling Marisa. Sa tingin mo, mapapatawad pa kita sa ginawa mo sa akin? Hindi mababayaran ang paghingi mo ng tawad, ang pagsira mo sa pagkatao ko. Sinakal ko si Aling Marisa. Saka ko siya ipiniid sa pader ng bulwagan. Nagpumigla siya mula sa pagkakasakal ko. Pero mas malakas ako sa kanya, kaya wala siyang nagawa. Hinampas niya ang braso ko, pero wala yung epekto sa akin. Mas nagalit pa akong lalo dahil sa ginawa niya. Inihagis ko siya sa kanilang bahagi ng bulwagan. Tumama ang likuran niya sa pader, dahilan para sumigaw siya ng malakas. Walang niya ka, Carla! Tama nga ang hinala namin! Isa kang ang aswang! Mabibilis ang ginawa kong hakbang papunta sa kanya. Saka ko siya sinipa. Lumipad siya sa ere at napunta sa mga upo ang naroon. Maraming mga nakahandusay na bangkay ng mga taong napatay ko. Ang iba ay nakatakas, pero hindi ko na yun pinansin. Sinugod kong muli si Aling Marisa at hinila ang kanyang buhok. Sinakal ko siyang muli at tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Ganitong ginawa niyo sa akin. Sinaktan yung puso ko at buong pagkatao ko. Kaya damhin mo ang bawat sakit na dinanas ko. Dahan-dahan kong binaon ang aking kamay sa kanyang dibdib at unti-unti kong hinugot ang kanyang puso. Nanlalaki ang mga mata ni Aling Marisa habang nagpupumiglas. Tama na! Pakiusap niya habang kinakapos ng hininga. Pero nanginig na ang buo niyang katawan hanggang sa unti-unti siyang nanghina at nawala ng lakas. Hawak-hawak ko ang puso niya nang makita ko siyang nakamulagat. Ang mga matang nakatingin sa akin, wala ng buhay. Itinapon ko sa kanyang tabi ang puso niyang hindi na tumitibok. Pinagmasdan ko ang buong paligid ng bulwagan. Napuno ng dugo ang buong simentadong sahig at maging ang pader. Ang kaninang mga nagkakasiyahan at nagtatawa ng tao, nakahandusay na. Naliligo sa kanilang sariling dugo. Naramdaman kong gumalaw ang nilalang sa aking tiyan. Maya-maya ay nakaramdam ako ng pagsusuka. Sinuka ko ang nilalang mula sa aking tiyan. Pagkalabas ng malaking uwak, ay bumalik siyang muli sa aking likuran. Bumalik muli ako sa pagiging kuba at pangit na babae. Mabilis kong nilisan ang bulwagan ng barangay at umuwi ako sa aming bahay. Nagpupuyos ang damdamin ko habang naglalakad sa daan. Pagkarating ko sa bahay ay naabutan ko si Lola Tessa. Nakapikit ang mga mata habang nakabuka ang kanyang dalawang kamay sa ere. May sinasambit siyang dasal gamit ang ibang lingwahe. Hinawakan ko siya sa kanyang braso at pinaharap sa akin. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakangiting tumingin sa akin. Sa mga pagkakataong yun, sinabi niya sa akin na dumating na raw ang araw kung saan tuluyan akong naging aswang. Isa sa pinakamalakas na aswang sa aming lahi. Napatingin ako kay nanay nang tumungo siya sa sala. Agad ko siyang sinugod at itinulak dahil sa galit. Nagtataas baba ang dibdib ko dahil sa puot sa kanya. Kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo, hanay? O wala kang balak sabihin sa akin na isa pala tayong aswang? Tama nga ang hinala ng mga tao sa akin. Isa nga talaga akong aswang. Alam mo ba? Marami akong napatay dun sa bulwagan. Kahit anong pigil ko sa sarili ko, hindi ko nagawa dahil sa nilalang na yon. Pakiramdam ko ibang tao na ako. Kaya pala pilit mo akong pinagsisimba at pinaglilingkod sa Diyos para pagtakpan ang lihim ng pamilya natin. Pero ngayong nabunyag na, wala ka nang magagawa, nay.
Itinago ko ang lihim na to para sa kapakanan mo, Carla. Para sa pamilya natin. Mahigpit kong sinabi sa'yo kahapon. Huwag kang maniniwala kay Marisa dahil may masama silang balak sa'yo. Kung hindi ka pumunta sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng to. Ngayong marami kang napatay, kinakailangan mo nang umalis. Tumakas ka na. Kami na ni Nanay ang bahala sa mga tao dito. Galit na wika ni Nanay, pero nababasa ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko siya sa kanyang braso. May paraan po ba para malis ang sumpang to? Nais kong mabuhay ng normal, Nay. Nay, ayokong maging aswang. May paraan pa. Pero hindi sigurado kung mabubuhay ka o mamamatay. Iniwas ni Nanay ang kanyang paningin sa akin. May kinuha siyang panulat sa kapapel sa kabinet. May sinulat siya sa pirasong papel na isang pangalan at lugar. Ibinigay niya yun sa akin at hinawakan ako sa aking pisngi. Pasensya ka na, anak. Inilihim ko sa iyo ang sikreto ng pamilya natin. Ginawa ko lang yan para protektahan ka at hindi ka sakta ng mga tao. Pero mali ako. Kahit na hindi nila alam ang tungkol sa pagiging aswang natin, hinusgahan ka pa rin nila dahil sa anyo mo. Ngayon umalis ka na. Kami nang bahala ng Lola Tessa mo. Munta ka sa taong yan. Siya makakatulong sa'yo. Umalis ka na, Carla. Habang wala pa ang mga taong susugo dito para patayin ka. Natigilan ako sa narinig mula kay Nanay. Umiling ako habang pakiramdam ko pinipiga ang puso ko habang nakatitig sa kanya at kay Lola. Pero Nay, hindi ko kaya. Umalis ka na, Carla. Mamuhay ka ayon sa gusto mo. Yan lang ang mabibigay ko sa'yo kapalit na mga pasakit na dinanas mo. Umalis ka na. Marahas akong tinulak ni Nanay. Dahilan upang mapaupo ako sa sahig. Napatingin ako kay Lola Tessa at blanko ang mukha niyang nakatingin sa akin. Seryoso siya sa pagkakataong yun. Tulad ni Nanay ay pinapaalis niya rin ako. Hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak. Unti-unti akong tumayo at lumapit kay Lola Tessa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Lola! Maraming salamat. Hihintayin ko kayo ni Nanay. Ipangako niyo sa akin, magiging ligtas kayo. Isang tapik ang natanggap ko kay Lola Tessa. Lumapit naman ako kay Nanay at niyakap siya ng mahigpit. Narinig ko ang munti niyang hikbi at ang pagyakap niya sa akin. Nay, maraming salamat. Pangako niyo po sa akin, susunod kayo sa akin ni Lola. Nay, ipangako mo. Sige na, umalis ka na. Nandiyan na sila. Kumawala si Nanay sa akin mula sa pagkakayakap. Rinig na rinig ko rin ng mga sandaling yon ang sigaw ng mga tao sa hindi kalayuan. Nung tumingin ako sa labas ng bintana, kita ko na napakarami nila. Habang may dala-dala silang sulo at mga patalim. Umalis ka na, Carla. Bilisan mo. Wika sa akin ni Nanay. Kahit labag sa loob ko at gusto ko silang tulungan ni Lola, mas nangibabaw ang takot ko sa aking dibdib. Tumango ako kay Nanay at Lola Tessa bago ako tumungo sa likuran ng aming bahay. Pagkarating ko sa likuran ng aming bahay, mabilis akong tumakbo, patungo sa masukal na kagubatan. Rinig na rinig ko ang sigaw ng mga tao at ang huni ng kakaibang nilalang na alam kong sina Nanay at Lola Tessa yun. Hindi ko nagawang lingunin ang bahay namin dahil ayaw kong masaktan. Lalo pa at narinig ko ang mga taong pumasok sa gubat kung saan ako naroon.
Takbo lang ako ng takbo hanggang sa hindi ko na namalayan ng gabing yon kung saan ako dinala ng aking mga paa. Tiningnan ko ang sulat ni nanay sa kapirasong papel. Binasa ko yon. Isang pangalan ng albularyo ang naroon at kung saan siya nakatira. Tumungo ako sa bayan ng Haro at hinanap ko si Mang Tomas nung sumikat na ang araw sa silangan. Maraming mga taong tumitingin sa akin dahil sa itsura ko. Pero wala na akong pakialam pa roon. Halos 3 araw akong palaboy-laboy at naghahanap sa tahanan ni Mang Tomas. Noong nahanap ko siya, ay agad kong sinabi sa kanya ang aking pakay. Nagulat pa siya nung makita ako at nagdadalawang isip kung tutulungan ako. Ayon kasi sa kanya, ay malakas ang nilalang na aswang ang nasa katawan ko. Kaya baka raw ikamatay ko ang pagpapagaling sa akin. Pero naging matapang ako ng mga sandaling yun. Ayaw kong mapunta na lang sa wala ang pagsasakripisyo ni nanay at Lola Tessa para mabigyan ako ng panibago at magandang buhay. Kaya wala nang nagawa pa si Mang Tomas, kundi ang tulungan ako. Pinatuloy niya ako sa kanyang hindi na ginagamit na kamalig. Mag-isa lang din siya sa buhay at madalang lang daw pumunta ang mga anak at apo niya. Sabi pa niya, natatakot daw ang mga ito sa mga elemento at masasamang nilalang dahil sa pagiging albularyo niya. Pero kahit na ganun daw, masaya siya sa kanyang ginagawa. Tuwing orasyon, dinadasalan niya ako at pinapainom ng 1 dinasalan na tubig. Ginawa ko yon sa loob ng 2 linggo. Hanggang sa isinuka ko ang itim na likidong nagmula sa aking sikmura. Ang bukol sa aking likuran, unti-unting napisa. Isang milagro marahil ang masasabi ko. Dahil nabuhay pa ako, matapos akong pagalingin ni Mang Tomas sa loob ng 2 buwan. Nawala ang aking kuba sa likuran at ang pangit kong mukha ay napalitan ng napakagandang balat. Sabi pa ni Mang Tomas, isa raw akong napakagandang babae. Masaya raw siya at mabubuhay na akong normal gaya ng ibang tao. Wala na raw akong ipag-aalala dahil namatay na ang nilalang na nabubuhay sa aking katawan. Pero kahit na nabubuhay na ako ng normal, hindi pa rin ako masaya. Dahil alam ko na nakamit ko ang bagay na yon sa pagbuwis ng buhay nila nanay at Lola Tessa. Nung tumungo ako sa baryo namin sa Mandurriao para hanapin si nanay at Lola Tessa, wala na akong naabutan. Nabalitaan ko sa mga taong naroon na namatay ang mga ito. Hindi naman ako nakilala ng mga tao dahil ibang-iba na ako sa Carla na dating kuba at pangit. Simula noon ay nabuhay akong tahimik sa kabilang bayan at ibinaon ko na lamang sa limot ang mga nangyari. Pero sa kaibuturan ng puso ko, sinisisi ko ang aking sarili sa pagkamatay ni nanay at lola. Paminsan-minsan ay binabangungot pa rin ako ng masamang nangyari sa aking nakaraan at ng pagkamatay ni nanay at Lola Tessa.